الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله Saya kepatuhi nanti buhai di Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu nakaraan pilah-pilahan nanti siap tulai ibn Sabah ang founder ng kaguluhan ito, no? Ang pasimula ng kaguluhan sa panahon ng mga kamusliman mula kay Utsman ibn Affan radiyallahu an. At in 34 after Hijra, 34 after Hijra, 11 year, panglabing isang taon na ni Utsman ibn Affan radiyallahu an na pamumuno, gusto nang tapusin ni Abdullah ibn Sabah ang kanyang layunin o ang kanyang gustong mangyari na patalsikin si Utsman ibn Affan radiyallahu an. Kung ayaw niyang umalis ay papatayin siya. So in this situation, si Abdullah ibn Sabah ay pumunta siya sa Egypt. Doon siya nagkampo upang akayin niya ang mga tao doon. At of course, mayroon unting siyang natitira doon sa Kufa na kanyang mga kasamaan at mayroon din doon na mamumuno. Ang iba ay nasa Basra, ang iba mayroon din silang kasamaan sa Madina. So gusto lang tapusin ito ni Abdullah ibn Sabah. Sa panahong yaon, natsyempo pa naman na itong Kufa ay wala ang mga kamusliman. Ha? At wala din ang kanilang namumuno. Pumunta ito kay Utsman ibn Affan ang namumuno sa Kufa, ang kanilang gobernador. So tsyempo, itong mga Muslim ay makikipag-jihad. Ipinadala ito ng kanilang gobernador na namumuno upang padala sa mga jihad. At alam natin ang namumuno dito, gobernador Sa'id ibn al-As. So, ipinadala niya ang mga Muslim sa iba't ibang mga sasalakaying mga lugar. At ang laging kapalit ni Sa'id ibn al-As pansamantala na in-appoint niya ay si Amir ibn Huray, ang kanyang deputy na kapalit. At si, alam natin, si Al-Kaka ibn Amir radiyallahu an, ang kanyang leader na ginawa habang wala siya, sa Kufa. Siya pumunta kay Utsman ibn Affan radiyallahu an, si Sa'id ibn al-As at ang mga kanyang mga kasamahan ay grupo-grupo niyang ipinadala sa mga lugar na kanilang sasalakay. In this situation, ang Kufa ay hungkag, meaning walang laman alos sa mga kamuslimang matatapat. Ang natitira ay mga walang kwentang tao. Ha, pagkakataon nila ito, mga walang kwentang tao, mga walang silbing tao ang natitira sa Kufa, ang mga tagasunod ni Abdullah ibn Sabah. At alam natin na ang mga iba, nakaraan, yung kasama ni Abdullah ibn Sabah ipinadala kay Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid radiyallahu an. At nandun siya at nagpanggap lang na nagsisi, nagbago, pumunta pa yun sa kay Utsman ibn Affan radiyallahu an at pinili niyang manatili kay Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid. So nagpanggap lang sila, nagpakita sila sa panlabas na sila ay laging matapat, nagsisi ng tulay. Sa panlabas lang yon. Ngunit pang loob, hindi totoo yon. Nagpanggap lang sila. Hindi naman nila layunin na maging totoong Muslim. Isa lang ang focus nila, yung wasakin nila ang Islam o tagasunod ng Islam o bigyan mga pagkakahidwa-hidwaan ang mga kamusliman. So, ang natitira ngayon, doon sa Kufa, nandoon sa Abdullah ibn Sabah, nandoon siya sa Egypt, si Abdullah ibn Sabah, yung ibang kasama niya nandun kay Abdurrahman, ibang Khalid ibn Walid, at yung iba nandun sa Basra, at ang iba ay pupuntahan pa sa Madina. At itong lugar na Kufa, na kung saan nagkakampo sila talagang Abdullah ibn Sabah, talaga dito sila nakakampo, na ngayon nasa Egypt, ang pinunong pasamantali dito ay si Yazid ibn Qais. Siya ang leader ng mga Sabaisid doon sa Kufa. In this situation, ang taong ito ay pumunta sa loob ng masjid in Kufa at inihintay niya ang kanilang kasama upang doon magpulong. Gagawin ang plano mismo sa loob ng masjid. Subhanallah. But maagap itong si Al-Kaka. Nang malaman ito ni Al-Kaka ay inaresto niya ang mga ito. At of course, hindi naman nisisiulat ng mga Sabaisid ang kanilang plano na tanggang tapusin na ang gusto nilang mangyari ay palayasin si Utsman ibn Affan para dalaan pupunta sila doon o kung hindi siya alis, papatayin siya. So, itinago ni
Yazid ibn Qais, ang leader ng mga sabaisin ng Kufa, sabi niya kay Al-Kaka, sabi niya, hindi naman kami nagpupulong dito ng masama. Ang gusto lang naman sa amin namin sanang pag-usapan ay gusto namin palitan natin ang gobernador dito sa Kufa. O sabi ni Al-Kaka, bakit dito niyo pag-uusapan? Ito ay masjid. Umuwi kayo at doon niyo pag-usapan. Ako rin, nalilang nila sa Al-Kaka, naging ba kasi ang sinabi ni Yazid ibn Qais. Nagpanggap siya, nagkunwarin siya, nagsunwarin niya. Sabi niya, gawin niyo sa bahay niyo. Doon niyo pag-usapan ang bagay na yan. O kaya pumunta kayo sa Khalifa. Si Usman ibn Affan, pumunta kayo sa Khalifa. And then sabihin niyo ang inyong gusto, napalitan siya at makikita niya at matatagpuan niyo kung ano ang gusto niyo sa harapan ng Khalifa at pagbibigyan niya kayo. Kasi ano bang nais ninyo, ang Khalifa ay napakabait niya sa inyo. Kahit na gumagawa kayo ng mga gawaing mga kabuktutan, kapag dinais niyo hanggat hindi ito sumusuway sa landas ng Allah SWT, makakaasa kayo, pangako niya, nasusundin niya kayo para wala kayong masabi kayo sa maliban ng paradaan hanggang sa siya madat na ng kamatayan sa harapan ng Allah SWT. Wala kayong may bubutas sa kanya. Sabi niya, pumunta kayo doon at matatagpuan niyo ang gusto niyo. Alhamdulillah. So si Yazid ibn Qais, ang pinuno ng mga sabaisin ngayon sa Kufa, pinagkatiwalaan ni Abdullah ibn Sabah, umuwi sila. Umuwi sila. At nag-isip siya ng madaling kung ano ang discarding gagawin niya. Iniba niya. Iniba niya ang sitwasyon. Iniba niya ang discarding niya. So ang ginawa niya, kumuha siya ng isang ubaang tao, lalaki. Binigyan niya ng donkey, amola, at binigyan niya ng salapi. Sabi niya, dalhin mo itong sulat ko. Dalhin mo itong sulat ko. Saan niya dadalhin ang kanyang sulat? Doon kay Abdurrahman ibn Walid, yung kasamahan nila. Yung mga kasamahan nila. So dalhin mo, sabi niya, ang sulat ko ito sa Jazira. Okay? Sa Jazira. Dalhin mo doon to sa mga kasamaan namin na kung saan nagpanggap na nagbago, nandun sila, dalhin mo ito. So dinala ng tao ang sulat na ito sa Jazira, sa lugar ni Abdurrahman, Ibn Khalid, Ibn Walid, radiyallahu an. At sinabi niya sa sulat, doon ay nakalagay, sabi niya, huwag mong hayaang malaglag ang sulat na ito sa iyong kamay. Huwag mong pabayaan, meaning huwag mong itatapon. Dalhin mo hanggang sa makabalik ka sa akin, baka mabasa yan, meaning pag-iingat. Ha? Ito ay pag-iingat. Huwag mo iwanan, meaning kay Al-Astar. Ha? Al-Astar, yung letter na yun. So, meaning, alam natin, si Abdurrahman ibn Khalid, ibn Walid, bantay na bantay niya ito, gaya sabi natin nakarap, kung siya pupunta, nandun sila. Kahit not mag-campaign, sa campaign ng jihad, nandun sila. At siya pupunta. In this situation, nakatakas sila. Nakatakas sila. So hinahanap sila ni Abdurrahman kung nasaan sila. Nakatakas. Tumakas sila dahil pinapabalik na sila ni Yazid ibn Qais doon sa Kufa para pag-usapan na, i-finalize na ang plan nila. That's why tumakas sila. Gaya sabi ko, nagpanggap lang ito. So bumalik sila sa Kufa. Pinahanap ito ni Abdurrahman, ngunit hindi na ito nakita. So meaning, nakatakas sila. Okay? So si Al-Astar ang nakai nang makabalik siya sa Kufa at nalaman niya si Sa'id ibn al-As. Si Sa'id ibn al-As, ang pinuno ng Kufa, pumunta kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Antimano nilason niya ang mga isipan ng tao. Anong sabi niya? Pumunta doon si Sa'id, ha? Ang si Sa'id ibn al-As radiyallahu anhu kay Uthman ibn Affan, at alam ko, sabi niya, na pinagkasunduan nilang ibaba ang sahod ninyo. From 200 dinars up to 100, down to below to 100. Yung 200 gawin na lang daw siyang 100. Galit ang mga tao. Pinukaw niya. Walang alam, walang pinag-usapan ganun si Usman ibn Affan radiyallahu anhu at saka si Ibn al-As, si Sa'id. Wala sila pinag-usapan. Inimbento niya lang to para nalang magalit ang mga taong ito. Okay? So in this situation, naririnig niyo ni Al-Kaka, sinubukan, pinilitin nilang pakalmahin ang mga tao. Actually, ito ayaw nilang gulo eh. Talagang pinipilit lang ayusin o either na madelay, bandang huli doon magkakagulo. Pinipilit lang madelay para maayos pa ito. Ngunit hindi na sila nakinig. Hindi katulad ng nakaraan si Yazid ibn Qais, nang sabihin sila Al-Kaka, medyo natakot siya, natarantan siya, umuwi siya. Pero ito hindi, matigis itong si Al-Asad. Okay?
matigas siya. Hindi siya nakikinig. Hindi siya nakikinig sa mga payo ng mga naiwang matutuwid na sahaba. Wala siya pakialam. At niyaya niya ang mga tao, sabi niya, niyaya ng mga ito ang mga tao na sila ay pumunta ng Madina. Sumisigaw sila sa loob ng masjid hanggang sa labas. Sumisigaw sila hanggang sa labas ng masjid. Ang nagsaya dito ay si Yazid ibn Khayl. Sabi niya, tayo ay pupunta sa Madina. Anong reason? Hindi na natin pababayaan pang bumalik dito para maging gobernador si Sa'd ibn Al-As. Hindi na. Pupunta tayo doon. Sinong sasama? Ang lahat ng sasama ay sumama sa akin. So lahat ito dahil galit. Dahil sa walang pakundangan kasi lumalina at ni Al-As'ad, galit sila sa ibababa ang mga Saud. At well, walang trabaho ito. Umaasa sa Saud at bababa pa. So napagsiporsigihan nilang lahat sila ay sumama. Almost 1,000 sila. Pupunta sila sa Madina para salubungin si Sa'd ibn Al-As, kung makasalubong, pabalikin na sa Madina, hindi na siya kailangan sa kupa para siya ay maging gobernador. Nang si Yazid ibn Khayl at Al-Astar ang nakai, pamunta sila doon sa Madina, 1,000 almost ang kasama nila. Nang makarating sila sa Madina na may lugar na tinatawag na Jara'a, umistab sila doon. Nandoon sila, nagkampo muna sila sa Jara'a. At nakita ito ni Sa'd ibn Al-As, nandoon ang mga taong Kufa. So pinantaan ito ni Sa'd ibn Al-As ang mga taong Kufa, sabi nila, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Hindi ka namin kailangan doon sa Kufa as a governor, hindi ka na namin kailangan. So sabi ni Sa'd ibn Al-As, iyon lang ba ang gusto niyong iparating? Nagpunta pa kayo dito ng 1,000 pa? Na gusto niya lang palang sabihin sa akin na hindi na babalik doon, kahit na isa dalawa lang, isa patla, bakit 1,000 pa kayo nagpunta kung wala kayong ibang planong masama? O kaya naman, isang pumunta sa ating kalipa at kinausap niya siya na hindi niyo na ako gusto. Bakit 1,000 pa kayo? Nakakapagtaka naman 1,000 kayo, sasabihin niyo lang sa akin yan na hindi na ako babalik, 1,000 pa kayo. Wala ba kayong ibang plano? Basta bumalik ka, sabi niya, hindi ka namin kailangan. Kung gusto mo, bumalik ka kay Kalifa, ikaw ang sumagsabi ron, hindi ka namin kailangan, palitan ka. At ang gusto namin pumalit sa iyo, sabi ng mga ito, ay isa rin mas mainam sa iyo. Ha? Sino sabi nila? Abu Musa al-Ash'ari. Radiyallahu anhu. Yan ang gusto namin kapalit. Ayaw ka namin. And then pumunta si Sa'd ibn al-As kay Kalifa, sabi niya, ya Kalifa, sabi niya, Amir Uminin, radiyallahu anhu, nandito ang aking mga nasasakupan sa Jara'a, sa lugar sa Jara'a. Sabi niya, bakit? Nandito sila para maging magsik? Nandito ba sila para ayaw nilang sumunod sa kanilang kalifa o namumuno? Hindi, sabi niya. Nandito sila dahil ayaw na nila ako. Gusto na nila akong palitan. Sabi niya, Amir Uminin. O sino gusto nila? Abu Musa al-Ash'ari. So ganun si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, bibigyan niya, pagbibigyan niya sila hanggat hindi labag sa Allah subhanahu wa ta'ala, parang wala silang masabi. Katwira ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, pag namatay ako, wala silang maaaring reklamo kay Allah subhanahu wa ta'ala. O kaya naman mamatay ako dito, mga tao, walang maghuhusga sa akin dahil nagkamali. Lahat ng gusto nila binibigyan ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Kahit anong gusto, kahit susunod siya, huwag lang itong lalabag sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. In this situation, pinalitan niya si Sa'd ibn al-As. Yung gusto nila, Abu Musa al-Ash'ari, alhamdulillah. And then sinabi ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu kay Sa'd ibn al-As, sabi niya, maging mapagtimpi tayo. Hanggang sa makita natin kung ano ang talagang layunin nila. So, papalitan natin siya. Papalitan kita, sabi niya, yung gusto nila. And then in this situation, si Abu Musa al-Ash'ari na doon sa Kufa, actually, yung mga naiwan doon, inaareglo niya, inaayos niya talaga. Sabi niya, o tao, sabi niya, huwag kayong maghimagsik. Huwag kayong magrebelde, sabi niya. Huwag kayong maging masuwain sa inyong pinuno, sabi niya. Sabi ni Abu Musa. Sabi niya, maging magkakapatiran at kayo ay magbuklod-buklod. Huwag kayong magkawatak-watak, sabi niya. At maging masunuran tayo. Mag-ingat kayo sa masyadong pagmamadali. Mga padalos-dalos, dapat kayong maging malayag at maging mapagpasensya, mapagtiis. Darating ang araw, sabi niya, pagbalik nila dahil ayaw na yun eh, may kakaroon na kayo ng bagong gobernador. Hindi niya alam, siya ang inapoy. Eh siya gusto ng tao doon. Darating ang araw, sabi niya, magkakaroon na kayo ng bagong gobernador.
And then sabi niya, sabi ng mga tao, okay, mag-lead ka sa aming sala. Gusto nila siya. Mag-lead ka sa sala. Binuno, ikaw magsasala. Mag-iimam. Sabi niya, hindi. Hindi ako mag-lead ng sala until na kayo magbigay ng pangako o pananumpa na makikinig at susunod kayo sa namumunong. Then sila nila nagsabi, kami makikinig at nanumpa sila na makikinig at susunod. Pero walang katotohanan yan. Para lang mag-lead siya ng sala. So pinag-lead niya ito ng sala. At ipinalawanag ni Utsman ibn Affan dito, sinasabi ko, sabi niya radiyallahu sa mga rebelde sa Kufa na nagpadala siya ng letter, sabi niya, ipinaliwanag niyang dahilan. Pinalito niya, pinaliwanag niyang dahilan kung bakit niya pinalda siya si Sa'd ibn al-As dahil gusto ng mga tao. So ibinigay niya ang gusto ng mga tao. Sabi niya sa sulat, anuman ang gusto ninyo, sabihin niyo sa akin at ibibigay ko hanggat hindi lumalabag sa Allah. Anuman ang ayaw niyo, sabihin niyo sa akin. Ibibigay ko kahit ayaw, pag ayaw niyo, hanggat ito ay hindi lumalabag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin niyo lahat sa akin ang gusto niyo. Kahit susunod, susunod ako sa inyo. Allahu Akbar. Pangumuno to ha. Kahit susunod, susunod ako sa inyong gusto. Hanggat hindi lumalabag sa hangganan o sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun siya kababa. Ganun niya pinag-iingatan ang gulong ito. Alam niyang mangyayari ito, pero pilit niya itong bibigyan ng solusyon, pero alam niyang mangyayari ito dahil nalaman niya na kay Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Tagnan niyo ang kanyang kalambutan ng puso. Ang pagkamailangon. Can you imagine na mumuno? Sabihin niyo gusto niyo. Susunod ako. Palitan mo si Sa'd ibn al-As. Sino gusto nila? Sabi niya si Sa'd ibn al-As, si Abu Musa al-Ashari. Papalitan kita. Kita mo? Sumusunod sa kanya, sa kanila ang kalifa. Para lamang wala silang masabi. Yan ang gustong katwiran talaga ni Utsman ibn Affan. Para wala silang masasabi sa mundong ito at sa kabilang buhay sa akin. Meaning wala silang madahilan sa kanyang pamumuno. Okay? In this situation, ang mga sahaba ay nagpayo kay Utsman ibn Affan radhiyallahu na imbestigahan ang nangyayari. Kung anong nangyayari. Kasi may mga rumors na narinig ang mga ibang sahaba na pinadala kay Utsman ibn Affan na gusto siyang palayasin sa kanyang pwesto hanggang siya ay patayin. So in this situation, sabi ng mga sahaba, kailangan mong ipa-imbestiga ito kung talagang totoo at ang mga gobernador mo ay nagpaparusa ng tao at hindi gumagawa ng mga katarungan. Kailangan ma-imbestiga mo ito, sabi niya. So alhamdulillah, maganda ang payo ng kanyang mga companions o mga advisor. So ginawa niyang itong pa imbestiga. Actually, si Muhammad ibn Maslama, alam natin, ito ang tagapag-imbestiga o pinagkatiwalaan ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sa mga gobernador na nakatutok. Pinapuntahan niya, iniimbestiga niya, tinitignan niya ang mga ginagawa ng mga gobernador, kung nagiging makatarungan ba sila, nagagawa ba nila ang utos ng pananampalatayang Islam. Ito si Muhammad ibn Maslama. Ipinadala niya rin ang isang minamahal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na si Usama ibn Sa'id. Usama ibn Sa'id. Ha? One of the beloved na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ginawa niya namumuno ito kahit na ito ay bata, ginawa niya itong namuno sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din si Aba Ammar ibn Yasir, ha? Na mujahid, na great mujahid, pinadala niya rin ito. Meaning, ibang-ibang lugar sila ipadadala. Okay? Ganon din si Abdullah ibn Umar. We know this Abdullah ibn Umar, it is the pious paki, ha? Siya'y matuwid na paki. Itong si anak ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. So, pinadala niya si Muhammad ibn Maslama in Kufa, mismo doon sa Kufa, para imbestiga ng mga gobernador, ang mga tao, alamin niya kung ano ang nangyayari doon. Okay? And then, ipinadala niya naman itong si Usama in Basra. Yung mga may lugar na followers ni Saba Isim, ni Abdullah ibn Saba, Basra. And then, si Ammar sa Egypt. Yan, nandun ngayon si Abdullah ibn Saba. Nandun, pupunta doon si Ammar ibn, sa Ammar ibn Yasir. Okay? And then, si anak ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, Abdullah ibn Umar, pumunta naman siya sa Syria. Yan ang mga lugar ng mga mayroong Saba'isim, mga followers ni Abdullah ibn Saba. So nagpunta sila doon, inalam nila ang mga sitwasyon. Walang taong nagre-reklamo sa mga gobernador. Walang taong nagre-reklamo kay Utsman ibn Affan radiyallahu anhu. Mabuti ang sitwasyon. Mapayapa ang sitwasyon. Nagtataka sila bakit may mga ganung rumors. Ngunit napag-alaman nila, mayroon talagang ganung rumors mula sa mga Saba'isim na gustong palayasin si Utsman ibn Affan at ang mga gobernador palitan, o pag hindi lumayas kay nila itong papatayin, makikipaglaban. So in this situation, bumalik sila kay Utsman ibn Affan except si Ammar ibn Yasir. Si Ammar ibn Yasir nasa Egypt, nandun si Abdullah ibn Saba.
In the other report, ginawa nilang baliktad ito. Si Amari Ban Yasir, siya bang nakipagkutsaban na salakayin si Usman Ibn Apardala. Subhanallah, ang report na yung pagnabasa niyo, walang katotohanan. Kakilakilabot na mensahe ang ibinigay o pinaratang nila kay Amari Ban Yasir. Subhanallah, ginawa naman pagkakataon ng mga Shia na mahalin nila si Amari Ban Yasir. That's why obligado sa kanila na sa mga sahabang paniwalaan si Amari Ban Yasir dahil an na ito ay obligadong pilal, kilalanin nila, tanggapin nila si Amari Ban Yasir. Radiyallahu anhu, sino mang hindi tumanggap sa kanya ay hindi siya Shia. Siya ay kabilang sa pilas, four pilas ni Ali radiyallahu anhu. Subhanallah, radiyallahu anhu. So, that's why pinagbintangan ng mga ito na siya ang nagsagawa pa ng plano sa lakas si Usman ibn Affan radiyallahu anhu. Ito ay walang katotohanan. Ito ay matuwid na sahaba. This is a great mujahid. Hindi ito totoo ang balita niya on o mga haka-haka o kasalimalingang report mula sa kanya. Walang katotohanan yon. Actually, alam niya, nagbalik din siya kay Usman ibn Affan radiyallahu anhu na ganun din. Mapayapa sa mga gobernador na kitungo na mabuti, ngunit may nagpaplanong magwasak. At sinabi niya, ang leader ay si Abdullah ibn Sabah. Subhanallah. So in this situation, alam na ni Usman ibn Affan radiyallahu anhu ang nangyayari. At may mga dahilan, nalaman din ng mga ito, inalam ang dahilan kung bakit nagre-rebelde sila kay Usman ibn Affan radiyallahu anhu. At may nagsasabi na siya ay gumawa ng hindi makatarungan sa mga tao. In this situation, sumulat si Utsman Apan, Ibn Affan radiyallahu anhu sa mga probinsya na kung saan na sinasabi nga doon sa Baisim na hindi ginawa ng makatarungan ng Professor ni Utsman Ibn Affan dahil ang mga taong ito, sumulat siya. Sabi niya, ang mga gobernador, sabi niya, actually, kapag nagkikita kami sa Hajj, every Hajj, ay talagang sinusuri ko sila, tinatanong ko sila kung anong ginagawa nila, saksi ang alas mantala, wala naman ako nakitang masama at hindi makatarungan sa kanilang mga ginawa. Ganon din, sabi niya, walang nagre-reklamo na hindi ko inaharap. Inaharap ko sila at hindi ko pinapabura ng aking pamilya kung sila ang may mali. Ipinapalaganap ko o ipinatutupad ko ang kaloobang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala na iniwan niya sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O mga tao, sabi niya sa sulat, ang sino mang may reklamo sa akin at mga gobernador sa panahon ng Hajj ay pumunta sa akin at humingi ng katarungan sa akin. Nawakbar. Meaning, kung sinaktan sila na walang katarungan, saktan nila ako. Kung hindi ko nagawa yung katarungan, gawin nila sa akin ang gusto nila, yung nararapat na batas sa Islam. O kung sabi niya, o kung ako ay patawarin ninyo, ay igit na malina. Ito ah, napakababa ng loob. Kung nagkasala talaga siya, in the time of Hajj, pumunta sila doon sa patatay ng Hajj, at ipapataw niya ang karapat-dapat na kaparusahan sa kanyang sarili na kung saan karapatan ng mga tao. So sinulatan niya ganoon. Marami ang mga Muslim na matutuwid, talagang natat sila sa salita ni Utsman ibn Affan radiyallahu anhu. Marami ang naluha sa kanila sa kanyang mensahe sa pinapakita niya. Napakababa ng tao. Wala ka istri-istrikto. Hindi katulad ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu at Abu Bakar radiyallahu anhu. Wala siya. Especially si Umar ibn Khattab radiyallahu anhu talagang pinaka-istrikto. Pero siya, walang ka-istrikto. Napakaluwag, napakababa ng taong ito. Subhanallah, Allahu Akbar. Ito ang isang magandang halimbawa sa pamumuno ni Utsman ibn Affan radiyallahu anhu. In this situation, pinatawag niya rin ang mga gobernador. Tignan mo, pinatawag niya ang gobernador na pumunta ng Madina. Kasama na rin dito yung mga dating gobernador na si Amir Abdul As. Alam natin, pinalitan nito. Kasama na rin siya sa pinatawag niya. Okay, nandun si Sa'id Abdul As, si Muawiyah, radiyallahu anhum. Pinatawag niya yung mga yan. In meeting, sabi niya, nangangamba ako after he prays Allah subhanahu wa ta'ala and salawat to Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, nangangamba ako na sakaling totoo ang sinasabi ng mga tao sa inyo na hindi kayo nagiging makatarungan. Then sumagot ang mga ito, Amir Muminin, hindi mo ba pinasuri mo na ang mga bagay na ito na wala silang sinabi sa iyong mga tagapagsuri na kami naging makatarungan? Wala silang sinabi sa iyo na hindi kami naging makatarungan. Sabi nila, naging makatarungan kami, mapayapa, walang reklamo ang mga tao. Amir Muminin, kami ay nagsasalita ng katotohanan. Hindi, ako'y nag-iingat lamang sa inyo. Sapagkat aniya, bilang namumuno, nakatandaan niyo ito, bakit sante, mamuno kayo. Bilang namumuno, sabi niya, tungkulin kong ituwid ang mga mali. Sapagkat pananagutan ko ang bawat mali na gawin ninyo na hindi ko pinagsikapan na alamin at ayusin sa kabilang buhay ay maaaring maging panagutin ko kaya nasubhantala.
Ngunit kung ganyan ang sinasabi ninyo, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang gitna saksi, ayaw ko sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ako'y umarap sa kanya ng mayroon na akong pagkakamali o pagkakulang. That's why, anumang sa paraan, ang gusto ko ay mawala ako sa mundong ito na wala kayong maisusumbat sa akin kahit isa. Allahu Akbar. In this situation, sabi niya, pagpayuan niyo ko kung ano ang dapat kong gawin. Ang sabi ni Sayyid ibn al-As, Ya Amir Mu'minin, sila ay patagong nag-meeting, nagtatagpo, at sila ay nagbibigay palabas ng mga haka-hakang mga kasinungalingan para lasunin ang mga tao. Suggest ko sa iyo, sabi ni Sayyid ibn al-As radhiyallahu anhu, patayin silang lahat. Patayin silang lahat, Amir Mu'minin. And then sabi ni yun ang sabi ni Abdullah ibn Sa'd, okay? Alhamdulillah. O kaya naman sabi niya, kunin ang ano ang mayroong binigay sa kanila. Lahat ng binigay, kunin sa kanila. Wala silang karapatan. At hayaan sila sa ganun sitwasyon hanggang sa sila ay madlumo at sila ay humingi na tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala at magbago tsaka ibalik ang kanilang mga kinuha, ang kinuha sa kanila. Disiplina ay, big sabihin. And then si Muawiyah sabi niya, radiyallahu anhu, Ya Amir Mu'minin, sabi niya, ako'y, alam mong walang balita sa akin sa bagay na yan. Tahimik sa lugar ko. Itong dalawang to na mas matuwid sa akin, happy humble, alam nila ang, mas alam nila ang sitwasyon. Meaning ako wala ko sa yes. Mas alam kasi ng dalawang to dahil sa kanila nangyayari ito. Si Amir ibn al-As sabi niya, radiyallahu anhu, Ya Amir Mu'minin, kailangan siguro maging stricto ka. Sinobra ang luwag mo. Siguro kailangan mong gawin ang pagka-istrikto katulad ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ang mga naunang dalawang kalipa sa iyo. Ikaw sabi niya nasa ganito sitwasyon na maluwag ka pa rin. Wala kang ka-istrikto kaya ang nangyayari, tingnan mo ang resulta. Ngayon ang sabi ni Usman ibn Affan radhiyallahu anhu, hindi ko didinggin ang iyong suggestion. Hindi katulad ng dalawa, wala siya sinabi. Ha? Meron din itong pinakita, ginawa rin itong pagkakataon ng mga manunulat na pinag-away nila sa sitwasyon ito si Amir bin Bilal at saka si Amir bin Al-As. Hindi rin totoo yun. Walang katotohanan yun. At tatanda niyo mo sinasabi ko, na-invento mga salita rin yun. Mag-invento rin mga okat halamang o mga haka-hakang mga salaysay. Dahil dito, hindi sinunod ni Usman ibn Affan at ang payo ni Ibn al-As, Amir ibn al-As. Bagkus sinabi niya ni Amir Mu'minin, hindi nararapat akong maging stricto sa kanya. Hindi ako nararapat maging stricto katulad ng mga nauna. Sa panahon ni Umar ibn al-Khattab, wala pa ang ganitong sitwasyon. Nang istrikto siya, wala pa. Ako ngayon nandito na sa harapan ko, tsaka ako mag-istrikto. Alam mo ba kapag nag-istrikto ako dito, ito ang lalong dahilan upang lumaki ang sulong. Kaya kinuha kong pilit ito, inaayos ko sa mababang paraan, nagpapakumbaba ko. Dahil kapag ako ay nagpumilit na sumiklab, maaaring lalaki ang apoy o malalaki ang sulong sa kanya. Kaya hindi ito tama na ako ay maging istrikto. Bagkus kung anong gusto nila, ibibigay ko hanggat hindi labog sa Islam. Ano man ang gusto nila, ano man ayaw nila, susunod din ako hanggat hindi lumalabag sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun ko silang pakikitunguan until na finally ibuklat ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano talaga ang dapat mangyari. Ba't inaasahan kong ito ay magaganap sapagkat sinabi na ito sa akin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ako ay patatawarin ng subhanahu wa ta'ala at ako'y magiging martir at ako ay mamamatay sa sitwasyon ito. Pero pipilitin ko pa rin na ito ay basa ayos ko hindi sa pamamagitan ng pagiging istrikto. Lahabak pa. In this situation, sabi ni Muawiyah radiyallahu anhu, okay, sabi niya, Amir Mu'minin, ang sitwasyon mo ay delikado. Okay? Sumama ka na sa akin. Hindi, sabi niya, ba't sasama ako sa iyo? Dito ako nararapat sa Madina. Sabi niya, okay, padala lang kita ng tao para bantayin ka sapagkat delikado ang buhay mo. Sabi ni Muawiyah radiyallahu anhu. Sabi niya, hindi. Huwag na. Gusto ko dito mga tao na maging maluwag. Dadagdag pa yung mga tao, baka maging masigil. Okay na kami dito. Ano sabi ni Usman ibn Affan radiyallahu an kay Muawiyah? Sabi niya, Ya Muawiyah radiyallahu an, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang pinakamahusay na gumanap ng mga bagay. At sapat na sa akin ang Allah subhanahu wa ta'ala na maging tagapamahala ng aking buhay o anumang mangyan sa akin. Sapat na, sufficient na ang aking Panginoon subhanahu wa ta'ala. Siya ang pinakamahusay na tagapamahala sa lahat ng bagay. Ya Muawiyah. Alhamdulillah. Nakumbisi naman si Muawiyah na totoo naman ang sinabi ni Usman ibn Affan ang pinakamagaling na magsaayos
o magbigay ng tagapamahala ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ni Uthman, mangyayari ito, sinabi na ito sa kanya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit, gaya ng sabi ko, sinabi niya, ayoko kasi na ang mga taong ito at kayo na mayroon kayong maisumbat sa akin. Gusto ko, wala kayong maisusumbat sa akin sa pagpalaw ko sa mundong ito at sa pagharap ko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni isang sumbat ay hindi niyo ako maaaring isumbat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya yung mamamatay siya, alam niya yung mangyayari sa kanya, ngunit pipilitan niya ang mga tao ay wala silang masasabi sa kanyang pamumuno, kundi kasalungalingan lamang. Hindi naman yung tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. In this situation, kita niyo diskarte ni Uthman ibn Affan, radiyallahu an. Matanda na dito si Uthman ibn Affan, radiyallahu an. Ginawa niya, nagpadala siya ng dalawang tao sa mga lugar na yan, especially in Kufa. At ang dalawang tao na pinadala niya, yung pinarusahan niya. Alam ng mga yan, ng mga tao, lahat ng buong Muslim na pinarusahan niya bilang disiplina, tazir, ang mga Muslim na ito, si Mahzumi and Suhri. So, disiplina. Bakit niya ginawang ito ang pilihin niya? Actually, hindi siya sure eh. Kung hindi sila gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lakad nila, maaaring magkaroon ng kabaligtaran. Maaaring maging baligtad ang resulta, meaning pagkalulo si Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, Amirul Mu'minin, o kung gabayan sila Allah subhanahu wa ta'ala, maging matapat sila, malalaman ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu talagang kung ano ang sikreto at lihim na kanilang mga plano. Yung dalawang ito, baga sa mga halaga ay pinakawalan niya. Ngunit ito ay alam ng mga Muslim na pinarusaan ni Uthman ibn Affan bilang disiplina. So pinadala niya ito. Panatag ang mga sabaisim. Dahil alam nila, hindi ito agree kay Uthman ibn Affan dahil pinarusaan niya ito. Wala silang kaalam-alam na inutusan sila ni Uthman ibn Affan radhiyallahu an. That's why sabi nila, bakit nandito kayo? Anong gusto niyo? Sabi niya, ano ba plano niyo kay Uthman? Ha? Natatago na sila, takiya para mga siya, no? Pero ito hindi naman takiya ganun sa mga siya. Hindi ito necessity ito, kailangan nilang ipakita na talagang may langgalit sila kay Uthman ibn Affan. Bakit? Dahil dapat sila, meron sa karapat ng magalit dahil pinarusahan sila. That's why sabi nila, ano bang plano nyo kay Uthman? Kung busy dito mga sabaisin, nalilin lang na sila. Sabi niya, ganito. At plano na namin pumasok sa Madina, pag hindi siya umalis, papatayin namin siya. Yan ang pagkakasundo namin, papasok kami dyan sa Madina. In this situation, hindi nila alam, inutusan yun ni Uthman ibn Affan at bumalik sila kay Uthman ibn Affan radiyallahu an at sinabi ang lahat ng plano. Kita mo, nakuha ni Uthman ibn Affan ang kanilang sikreto. Kung hindi nakuha ng mga inunang inutos niya, mga tao lang ang tinatanong at hindi natagpuan niya nagtatago ng meeting, ano gusto nila? Ito nakuha mismo ni Uthman ibn Affan ang kanilang plano. Ang ganda ng ginawa niya. Matanda ni Uthman ibn Affan, almost kulang na lang sa 100 dito yan. Okay? Para sa ilo, siguro mga 80 plus na siya dito. Inshallah, alam space. So, nakuha niya, gusto nila. Nagbuo siya ng dalawang pinarusahan niya. Sino nga naman mag-iisip na gustong-gusto si Uthman ibn Affan. Alam nila, ang mga ibang kasamahan nila ay mga pinarusahan ng gobernador at Uthman ibn Affan. Nakasama nila ngayon. That's why, alam nila, makukumbisi nila ang mga taong ito. Sinabi nila ang plano nila, kung anong plano nila, pupunta ng Madina, paalis si Uthman ibn Affan. Kapag hindi manis, papatay nila si Uthman ibn Affan. Bumalik sila sa Madina. At sabi nga ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, sabi niya, Allah, alhamdulillah, kung hindi niyo sila ginabayan, ya Allah, maaaring hindi ito ang resulta. May ginabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila nagtaksil, bagamat sila pinarusan, tazir ng Amir Mu'minin. So in this situation, tumayo si Amir Mu'minin sa loob ng masjid at sinabi kung ano ang plano ng mga ito, katulad ng dalawa, at nag-testify pa sila. Ngayon ang kanilang narinig, nag-testify sila. At sumumpa sila sa Allah subhanahu wa ta'ala kung ano talaga ang kanilang narinig sa mga patagong meeting ng mga taong ito. And din dito, sabi ng mga sahaba, ya Amir Mu'minin, patayin natin sila. Ubusin na natin sila. Ito ang mga taong magsisimula ng gulo kapag hindi natin sila inubos. Kailangan na natin silang patayin. Sabi ng mga sahaba sa kanya. Ngunit inireject ito ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Hindi natin sila papatayin. Ayokong isipin ng mga tao na akong namumuno ay pinapahintulutin kung patayin ang aking mga taga-sunod. Style ng Prophet Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yan. Yan ang sinabi din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam buhay siya. Even the hypocrites. Hanggang sa nagsasalang nakikita, ayaw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam maraman ng tao na siya pumapatay ng kanyang mga kasama. Ganon din siya sa maligo ng paradalan. Huwag natin silang patayin. Ayoko sabihin ng mga tao na bilang namumuno ay pinapatay ko ang aking mga tagasunod. Tama lang yung disiplina dahil ito ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang patayin natin sila, huwag natin silang patayin. Sabi ni Utsman ibn Affan radiyallahu anhu, rather sabi niya, magpatawad at magpaumanhin tayo sa kanila, sakali sila ay magbago. Sabi ni Utsman ibn Affan radiyallahu anhu, Allahu Akbar, sakali sila ay magbago, maging mapagpatawad tayo sa kanila, maging mapagpaumanhin, dahil aliya, ang isang bagay na kung saan ang init ay salubungin ng init, ito ang mas malamang na lumaki ang siglab ng apoy. O lumaki ang meaning away, gulo. That's why hindi natin ganun sasalubungin. Kung natatandaan natin sa Masjid Silal Kaka, kinausap din nila bago pumunta sa Madina at tanggalin si Said ibn Al-As. Diba? Kinokontrol din nila. Ayaw din nila ng gulo. Pinipilit nilang makuha sa mabait at mabuting sistema at mababang sistema. Niya lang, hindi na sila nakilig. Then in this situation, ipinatawag niya ang mga sabahisim. Allahu Akbar. Ipinatawag niya sa Egypt, nagpatawag siya doon sa sabahisim, sa Kufa, sa Basra, sa Syria, pinapunta. Okay? So pumunta sila kay Utsman ibn Affan radiyallahu anhu upang sagutin ang kanilang mga reklamo. Ito na. Ito yung kanilang mga reklamo. Pinamamalian dito si Utsman ibn Affan radiyallahu anhu na pwede siya tanggalin kung ayaw niya papatayin siya. Okay? Alhamdulillah. Unang tanong, anila, anong tanong ninyo, anong reklamo ninyo? Tumayo sila, tumayo isa. Sabi niya, sa panahon ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, okay? At sa panahon ni Abu Bakar radiyallahu anhu, kapag sila ay napunta sa Makkah, never silang nagsala ng buong raka. Subhanallah, no? Simple-simple ang reklamo. Ah, walang ka buhay-buhay ang reklamo ito. Subalit ikaw, hindi mo sila sinunod. Kapag ikaw ay pumupunta doon, buo ang raka mo. Halimbawa, dugor, instead na dur asar tikit, kasarin dyan, siya hindi. Yan ang unang reklamo. Anila. Sagutin mo. Sabi niya, unang-una may pamilya ako sa Makkah. O aking mga sahaba o tagas, aking mga kasamaan, meaning ng mga sahaba o aking mga kasamaan, sabi niya, saksi kayo sa lahat ng tanong, saksi kayo sa lahat ng tanong nila, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang ganap na nakamamasita at nakarinig. Sabi ng mga sahaba, saksi kami, kung tama ka o hindi. Sagot niya, ako ay may pamilya sa Makkah. Okay? That's why kapag pumunta ako sa Makkah, mag-i-stay ako doon. Kaya hindi ako masapit. Allahu Akbar. Okay? Ibig sabihin, ang paglalakbay kasi, may tilakta eh. Para sa akin, ang paglalakbay, hindi 4 days. Di ba may 4 days lang? Tapos hindi ka na pwede magkasarapan dyan. Hindi. Dahil walang ganun na sinabi ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Kinuha lang ang dalil na yon sa huling buhay ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam na siya natili sa Makkah 4 days tapos umalis na. Sabi na abrogated na lahat yung nag-stay siya na matagal doon. Wala siyang sinabi. Can you imagine mo lang nauna kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na tao sa Hajj na yon? Yung farewell Hajj? Meaning na unang Prophet sallallahu alaihi wasallam, imposible sabi ni Matay Mira kay Tula, ang daming Muslim doon sa Makkah na maaaring magsimula doon. Prophet sallallahu alaihi wasallam magagalit po Madina. Mayroon bang sinabi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang lahat ng ginawa niyang matagal na stay doon, nagkasarjam, ay aburgado na, 40 na lang? Wala. Wala. At saka ang paglalakbay, hindi yung nag-travel ka kahit na kung saan umabot ka sa puntong na kasaan ang usapan ay ganitong sukat, at ikaw ay naglakbay na, lumampas ka, traveler ka na, pumunta ka sa lugar na yun, magkasal ka, mag-jump ka within 4 days, hindi po pwede yung dahil naglakbay ka sa malayo, ay ikaw na ay musafir. One of the reason is this, kapag ikaw ay naglakbay at mag-i-stay ka, meaning mag-i-stay ka, hindi ka musafir, hindi pwede sa'yo apply ang 4 days. Halimbawa, punta ka dito, mula Pampanga to Manila, ang plano mo mag-stay doon, hindi ka musafir nun. Ang musafir, kung pupunta ka doon nang mayroong sukat na araw, kapag natapos mo sukat na araw, aalis ka na. You are musafir. Ngunit kapag natapos yung sukat mong araw, nag-extend ka na, hindi ka na musafir dahil tapos na yung sukat mong araw. O kaya naman, ang plano mo kung kailan matatapos ang lakad mo, hindi ka mag-stay. Kung kailan matatapos ang lakad mo, uuwi ka na. You are musafir. Ganun ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, ibn Jihad.
Kapag sinag-jihad, iba 21 days, 20 days, 19 days, 17 days, hanggat hindi matapos ang kanyang lakad, ang kanyang jihad, siya ay musafir. Walang 4 days. Hindi walang 4 days. Yes, mayroon tayong mga patwa 4 days. But, walang ganong sinabi ang Prophet Salisar na 4 days na lang bago siya mamatay. No, maraming dalil, even 3 weeks, even 2 weeks, musafir ang Prophet Salisar hanggat hindi niya natatapos ang kanyang misyon. Okay? Pagtapos na, uuwi na siya. Alam naman natin, Prophet Salisar, pag natapos na yung conquest, 3 days pa, ayusin mga bangkay, musafir pa yun, kasama pa sa plano niya yun. Tapos na, uuwi na siya. Okay? So, lalo na kapag ikaw ay naglakbay, mag-i-stay ka lang, hindi ka musafir. That's why sabi niya, Usman ibn al-Faradalan, ako ay may pamilya sa Madina. Na kapag pumunta ako doon, ako ay mananatili, hindi ako musafir. Tama? Tama! Sabi ng mga tao. Hindi ka musafir. Sabi ng mga companions niya. Si Abu Bakar, si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kapag sila pumupunta doon, wala na silang pamilya. Nandito na sa Madina. Ang huling naging presa ang tatay niya nung masakop ang Makkah. Kaya every time na mag-hajj sila, sila ay naggagawa ng kasarin dyan, dugtong tagdikit sala at bawas ng sala, Duhur Asar and Maghrib Isha, dinidikit na lang sila. Maghrib, di pwede bawasan yan, ha? Okay, but Isha pwede. Ginagawa nila yon because wala na silang pamilya at hindi sila nag-stay doon. Even the Prophet salam, nagkakasar din siya at dyan dahil hindi na rin siya nag-i-stay doon. Hanggat siya ay natanda doon, ito rin, dalhin. Hanggat nandoon ang Prophet salam, how many days? Siya ay magkakasar dyan. Kaya yung huli niya, 4 days daw eh. Kaya forgetin na kuna. Yun lang ang dalhin. Nagkaroon ng 4 days. Dahil 4 days na lang siya ng huling farewell hands niya. So, na-obligated yung mga una. Pero walang ganong sinabi ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang dalil doon, maraming nauna sa kanya, hindi niya sinabi 4 days na lang ang musafir. So, hindi sila nag-stay, sabi niya, because I am not musafir, nag-i-stay ko, may pamilya ko. Tama, sabi niya. Tama. Even naman kapag ikaw ay musafir, pwede ka namang hindi magbuo ng rakatama, hindi. Kahit hindi ka magkasar, mag-jam. Wala namang problema doon eh. Kaya lang mas mahinam yung regalo ng Sultan na tanggapin mo na magkasal magtiyak. Pero walang masama kung buhay mong makaraka. Itong, sabi ko kanina, ang tanong na ito, walang kwenta. Okay, number two, kanila, nasagot. Tama, sabi ng mga sahaba. Totoo yun. So, totoo. Okay? Number two, sabi nila, yung mga bastulan na nagpapahirap sa amin, sabi niya, tanong kay Usman ibn Affan radiyallahu anhu. Okay? Na naglaan na kung saan, nang naglaan na ang mga kamelyo, minun doon ay pinapastulan. Sabi niya, pinastul mo lang yan para sa iyo. Ginamit mo para sa iyong mga kamelyo. So, hanggang lang, sabi ng mga tao. So, sabi niya, Usman ibn al-Faradalan, paano ko ginamit sa aking sarili ang mga pastulang kalupaan? Wala man akong kamelyo sa panahon ngayon, kundi dalawa lang. Ang panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at maging mga nauna sa akin, ang mga pastulan ng mga lupang ito, kapag mayroong dumating ng mga kamelyo asasakat, para magamit ng mga tsuna tao, dinadala natin doon. Nauna na sa akin yan. Ngayon ako'y binigyan din ng maraming kamelyo para sa ito'y sakat, para magamit ng tao. Dinala ko doon, idinagdag ko doon. Hindi sa akin yon. Sa inyo rin yon. Sabi niya, hindi sa akin yon. Hindi niyo hindi pwedeng iparatag sa akin ang mga kamelyo niya sa akin, pinastol ko doon. Hindi sa akin yon. Sa inyo rin yon. Dalawa na lang ang kamelya ko, sabi niya. At hindi ko pinapastulan doon sa lupa at hindi ko pinagbawal ng mga tao gusto magpastol sa mga kalupang yan. So, nasagot niya, napapahiya itong mga ito. Kaya lang, hindi naman ito ang layo nila nananapan ng katwiran o nananapan ng kasagutan. Wala silang pakialam sa mga sinasagot na iyo, sumaliba na paradalaan dito. Tutusin, walang benefit sa kanto. Ang target lang mga ito, manggulo. Yun ang nasa ulo lamang ng mga ito. Okay? At sabi niya, ang mga kalupaang yaan, sabi niya, ay para rin sa mga hirap, lahat na nagpapastol. Hindi ko sila pinagbabawalan. At alam ninyo, sabi niya, nang bago ako maiupoint ng kalifa, ako ay isang pinakamayaman na tao. Alam niya yan, sabi niya, sa kasaysayan ng ating umma, na pinakamayaman ako. At sa ngayon, sabi niya, ang panahon ko ngayon, sabi niya, wala man ako ngayon dahil pinamigay ko na, kundi dalawang kamelyo lamang. Then, another question. Bakit mo sinunog ang mga ibang salita ng mga recited? 7 recited. Bakit isa lang ang ginawa mo? Ang iba'y pinagsusunod mo? Sabi niya, hindi ako gumawa ng iba maliban sa revelasyon, tinanggap ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam. At hindi na rin ako gumawa ng sarili ko, kundi kumopya na lamang ako sa ginawa sa panahon ng unang kalipa natin, pinarami ko lang. At sinunog ko yaon yung mga hindi naman obligadong
magamit yun, pinagbigyan lang sila tarang para hindi maging mahirap sa mga tao ang kanilang recitation para maunawaan, maintindihan, ngunit nang matuto na sila, madali na sa kanilang pag-aaral ng Quran, sinunog ko na ito para hindi sila dumating ang araw ay magkagulo-gulo. Pinangalagaan ko lang ang umma. Iyon ay malasakit para sa inyo. Tama ang kapira niya. Tama! Tama, sabi ng mga sahaba. Another question. Sabi niya, bakit mo pinahintulutan si Hakam ibn al-As na makarating sa Madina? Pinabalik mo siya sa Madina. Gayun ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, itinapon niya si Al-Hakam ibn al-As sa Taif in Makkah. Ba't ikaw pinabalik mo? So sabi ni Usman ibn Affan radhiyallahu anhu, unang-una, pinalayas ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Al-Hakam ibn al-As mula sa Makkah, hindi sa Madina. Ako pinalayas ko sa Madina, pinabalik ko sa Madina, hindi Makkah. At pangalawa sabi niya, pinabalik din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam from Taif to Makkah. Nasaan ang mali? Tama, sabi niya sa mga sahaba. Tama, sabi niya. Hindi ko naman pinalayas sa Makkah yun. Makkah, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam pinalayas niya. Pero pinabalik niya rin eh. Ako pinalayas sa Madina, pinabalik ko rin. So napapahiya sila. Itayo. Kasi kanila wala namang pagsuri-suri ito eh. Mga haka-haka, chismis-chismis. Para lang guloy ng mga tao, ligaligin ang mga tao. Okay, next. Talong sabi nila. Bakit ka nagpatrabaho ng mga batang tao lamang, mga binatilyo lamang? Dahil kamag-anak mo sila, binigyan mo silang lugar, pinabaron mo sila. Bakit ganun, sabi niya? Ha? Bakit hindi ka nag-appoint din talaga yung nararapat yung appoint? Bakit kamag-anak mo kahit mga bata, pinagsisiksik mo ang mga, yung mga kamag-anak na mamuno, sabi niya. And then sabi niya, ang mga taong ito na inapoint ko bagamat mga bata ay tunay na mahintatakotin kay Allah. Meaning hindi kailangan ng matanda, hindi kailangan ng bata, ang kailangan nyo may takot kay Allah. Matuwid na tao, sabi niya. Hindi sa mata ng bata at matanda. Naaalala niyo ba ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ha? Ano sabi niya? Isa sa ginawa niyang namumuno si Usama bin Zaid. Na siya ay napakabata ng mamuno, mabata pa sa mga namumunong ito na ngayon na sa inyo namumuno, na pinili ko, mas bata si Usama bin Zaid na siya namuno sa matatanda, marami mga sahaba ang nagsuggest na dapat hindi siya. Mas masakit ang sinabi nila kay Sir Prophet sallallahu alaihi wasallam kaysa sa akin sinasabi niyo. Dahil mas bata yun. At mga sahaba mismo ang nagreklamo sa kanya. Ngunit wala silang nagawa, because mamahal nila Prophet sallallahu alaihi wasallam, yun ang order, sinunod nila. Ganon din ako. Nag-appoint ako ng bata dahil gayon ay sunod din ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Basta ang mahalaga, may takot kay Allah. Ang mga inappoint ko, may takot kay Allah. May question ba doon? Sabi niya sa mga sahaba, wala. Tama ka, Amir Mukminin. Alhamdulillah. Another question. Sabi nila, ibinigay kay Abdullah ibn Sa'ad ibn Abil siya ang wampik na puti ni Utsman ibn Affan. Ikaw, sabi niya, bakit mo ibinigay ang wampik na kung saan galing sa Samsam sa taong ito, Abdullah ibn Sa'ad ibn Abil siya? Sabi siya, wampik ba? Binigay mo sa kanya, malaki po. Sabi niya, binigay ko ang wampik dahil nangako ako dahil sa kanyang pagsusumika na kapag na-umpir niya ang North Africa, ibibigit ko sa kanya ang wampik. Yun ay pangako ko. Asa kumus? Ha? You have wampik of kumus. Bakit mo binigay? Sabi ng mga tao. Ginawa ko yun, sabi niya, as a reward. As a reward. Ginawa ni Abu Bakar din yan, sabi niya. Ginawa din yan ni Abu Bakar at Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Hindi ako ang unang gumawa. Sila rin ginawa nilang nagbibigay siya ng reward. Diba kay Abu Bakar, kapag gusto niya bigyan siya galit ibn al-Walid, bibigyan niya? Diba? Allahu Akbar. Yan ay reward. Yan ay sunnah. Yan ay hindi sanungat sa pananampalatay Islam dahil sa kanilang pagsusumika, pinangakuan ko siya na kapag na-conquer niya ang North Africa, ibibigay ko ang one fifth as a kumusta kanya, ipinangako ko, ibinigay ko. Ngunit nang nagreklamo kayo, kinuha ko, walang natira sa kanya. May reklamo pa ba kayo? Wala natira sa kanya. Kinuha ko ulit. Dahil sa nagre-reklamo kayo, dahil hindi nyo naiintindihan, hindi nyo namuunawaan. Tama? Tama, sabi ng mga sahaba. Allahu Akbar. Payang-paya ang mga tao ito, lumong-lumo. Pero hindi tumitigil magtanong. Sabi nila, another question, minahal ko daw ng higit ang aking pamilya. Sabi nila, naging masyado akong generous sa kanila, sa aking mga pamilya,
at mga kabahan-amaganak. Naging bias daw ako. Diba? Naging bias daw ako. Mas binibigyan ko maraming sweldo, sahod, binibigyan ko maraming pera ang mga pamilya ko, kamag-anak ko, sila ang maraming binibigyan ko kaysa sa ibang tao. Naging bias ako. Sabi nila, naging bias ka. Sabi nila, naging bias daw ako. Sabi ni Usman ibn Affan, radiyallahu anhu. That's why sinagot sila, mali, sabi niya. Binigyan ko sila ng pera sa labi galing sa aking mismong kayamanan. Wala akong pakialam at hindi ko pinakikialaman ang Baitul Mal. Itinuring ko na wala akong karapatan at karapatan lang ng Muslim yan. Ang binigay ko na sa labi sa kanila ay galing mismo sa aking mga kayamanan. At bago pa ako narito sa pwesto ko, ako'y mayaman at dati na akong gumugugol. Dati akong maingat gumugol. Anong maingat? Meaning tinitimpla ko lang ang paggugol. Nagtitira ba ako sa akin? Ngunit ngayon sabi niya, ako ay matanda na. Hindi ko na kailangan ng kayamanan ko. That's why ipinamimigay ko na ang kayamanan ito sa kamag-anak ko. Tama hindi? Tama, sabi ng mga sawa. Matanda na ako. Aming ko pa to. Kaya binigay ko na ang maraming kayamanan ko sa mga kamag-anak ko. Galing sa akin mismo yun at hindi galing sa Baitul Mal. Kailanman, sabi niya, hindi ko itinuring ang Baitul Mal na may karapatan ako. Bagamat, mayroon akong karapatan. Pero hindi ko itinuring na may karapatan ako dahil mayroon ako. Kaya hindi ko na pinapansin yan. Okay? Alhamdulillah. So, sabi niya, ang mga kumus na pumapasok dito, mismo na ang kapatid natin mga Muslim ang naghahati-hati para sa mga tao dito. Wala akong kinukuha. Ang mga binigay ko sa mga pamilya ko ay galing sa mismong kayamanan ko dahil alam ko ay matanda na ako, ipinagbudbud ko na sa kanila. Tama, sabi ng mga sahaba. And then, alhamdulillah, paano naman anila yung mga na-conquer na kalupaan ipinamigay mo? Tapos yung iba hindi mo binigyan. The Muhajirin and the Ansar. Pareho, Muhajirin, Ansar, the Mujahidin. Sabi ni Utsman ibn Affan, sino hindi ko binigyan sa mga nakasakop na yun? Wala akong hindi binigyan. Kasi sa mga nakasakop nun, ang buong akala nila, nung masakop nila ang mga lupa, nakompes, binigyan ng mga sahabang ito nakasakop, yung iba bumalik sa bayan. Inaakala nilang hindi binigyan ni Utsman ibn Affan, radiyallahu anhu, kasi mga nakasakop, nag-stay sa kanilang mga parte. Yung iba nag-uwi, akala nila hindi binigyan ni Utsman ibn Affan, radiyallahu anhu, na umalis, umuwi, bumalik ng bayan na may sama ng loob. Walang pag-aaral, walang, hindi nila ito sinaliksik kung ano ang tama. Ginawa nila, pinag-isipan na lamang, pinagdudahan na lamang. Sabi ni Utsman ibn Affan, radiyallahu anhu, sabi niya, sino ang hindi ko binigyan? Lahat na nakasakop ng lupa at pinaghati-hati ang lupa sa kanila, meron silang lahat. Ang mga inati ko ng lupa, ang karamihan sa kanila ay nanatili sa kanilang lupa. At yung sinasabi niyong umalis, ibinenta nila ang kanilang lupa. Binigyan ko sila. Binenta nila at bumalik sila sa kanilang mga pamilya. Binigyan ko sila. Sabi niya, ngunit umuwi sila dahil binenta nila ang kanilang parte at bumalik sa kanilang bayan. Tama! Sabi niya sa tama, sabi ng kanyang mga kasamahan. So sinagot lahat ni Utsman ibn Affan radiyallahu an ang mga paratang nila sa kanya na walang katotohanan ang lahat ng paratang ginamit nila ito para lamang ang mga tao ay kanilang mga nilangin para lamang magalit, mapuot kay Utsman ibn Affan radiyallahu an, mapuot sila sa mga gobernador, pinamamalian sila sa mga bagay na walang katotohanan ang mga gobernador, especially si Utsman ibn Affan radiyallahu an. In this situation, naipaliwanag ni Utsman ibn Affan radiyallahu an, saksi ang alas batala at ang sabi niya, saksi kayo, sabi niya sa mga kasamahan ko, sa isasagot ko, kung sa kayo kayo o hindi, pero sabi niya, palaging tama, 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 ngunit ang totoo. Ang mga taong sahaba, natat sila kay Utsman ibn Affan radiyallahu an sa kanyang pagiging matapat at pagiging makatotohanan at matalino. Napakatapat niya, napakababa niya. Alos maumiyak ang mga iba, naluluwa sila. Pero ang mga taong ito, walang epekto sa kanilang dibdib ang lahat ng sinabi ni Utsman ibn Affan radiyallahu an. Sapagkat alam naman natin, ang mga taong naghahanap lamang ng kaguluhan, pagkatakwatakin, pag-awa-awain lamang ang Muslim, walang sense, walang benefits at pakinabang anuman ang mabuting iparating mo sa kanilang mga kalooban. Dahil ang focus nila ay guluhin lamang ito at ipagpapatuloy na paalisin at patayin si Utsman ibn Affan radiyallahu an. Patuloy nila itong gagawin. Next,
ano natin dito lesson, inshallah dadako na tayo dyan sa pagplano nila kay Usman ibn Affan radiyallahu an, at dito na dilitaw si Abdul ibn Sabah. Talagang gagampanan na niya ang talagang gusto niyang mangyari na patayin, patalsikin si Usman ibn Affan. Kung di siya alis ay papatayin ito si Usman ibn Affan radiyallahu an, at ito ay tsinyempo nila na maghahadya ang mga Muslim sa panahon ngayon. Doon sila papasok sa Madina, meaning kapos ang mga Muslim, mga matutuwid na tao doon sa Madina, dahil tsinyempuan nilang maghajj ang mga Muslim. So inshallah, diyan tayo dadako sa susunod, inshallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Waalaikumsalam. Hindi ba naman